Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Misamis Occidental idiniklarang insurgency free province. Truck driver patay sa road crash sa Cebu. Tropical Depression Julian maaaring maging isang bagyo, signal number 3 posible. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdideklara sa lalawigan ng Misamis Occidental bilang isang insurgency-free province ngayong Biyernes, Setyembre 27 sa Tangub City. Nakasaad sa press release mula sa Philippine Information Agency na mahigit 50 taon nang humaharap ang Misamis Occidental sa mga sulirani ng insurgensya. Natapos ito na mag-dismantle ang pinakahuling grupo ng mga rebelde sa naturang probinsya. Sa isang statement, nagpahayag ng pagpapasalamat si Misamis Occidental Governor Henry Ominal sa Philippine Army sa kanilang pakikipagtulungan sa LGU na makamit ang kaayusan at kapayapaan ng kanyang probinsya. Nagpaalala naman ng Pangulo na sa lahat ng mga local officials na kailangan nilang gawin ang lahat ng posibleng paraan para matiyak na hindi na muling babalik ang mga terorista para mapanatili ang pag-unlad ng Mindanao. Patay ang isang driver ng 14-wheeler truck sa isang road crash bandang alas 11:00 ng umaga nitong araw, September 27, 2024, sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Poblasyon, Birili, Cebu. Kinilala ang biktima na si Ruel Mirasol, residente ng Carcar City. Ayon sa paunang imbestigasyon, papunta ng Dumanhog ang truck na may daladalang construction materials nang bigla umano itong mawala ng preno. Bumangga ang malaking sasakyan sa isang poste kung saan agad na ikinamatay ng driver ang malakas na impa. Inaasahan ng State Weather Bureau PAGASA na magiging isang bagyo ang Tropical Depression Julian ngayong Linggo, na maaaring magdala ng malakas na hangin na aabot hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Nakasaad sa bulletin na inilabas ng PAGASA na patuloy ang paglakas ni Julian at aasahan na aabutin ito ang Tropical Storm Category ngayong gabi o bukas ng umaga. Kasalukuyang nananatili si Julian sa lokasyon na may layong 525 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Meron itong maximum sustained winds na 55 km per hour at gustiness na aabot hanggang 70 km per hour. Nagbabala naman ng PAGASA na iwasan ang paglalayag at pagpunta sa mga karagatan ng mga probinsya ng Batanes, Cagayan at Isabela dahil may namamataang rough sea condition sa mga lugar na ito. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.